Nako. Oh, 'di ba? So mukhang nagsisisi na si Maharlika sa kanyang pinaglaban. I told you so. Ano, Mr. President, Rodrigo Roa Duterte, former president. Sabihin na ba natin na we told you so? Babaeng ahas at ang mga sampid na mga ahas at lahat ng mga nanglilingkis ng ahas ang sisira. My God, hindi ba bangon muli? Kawawa ang pangulo natin. Naku po, patay tayo. Kung ganito mga tao nasa paligid niya. Ngayon ano, sino nag-chuchu ng si Dilima, dalaw-dalawin chuchu. Oh, naalala ko, sinabi ni PBBM, in-interview ko siya. Sabi ko kay PBBM, balikan niyo po yung vlog ko. Sabi ko, sabi ko kay PBBM, syempre, kung manalo po kayo, dapat, di ba, ma'am, ano po, ay, hindi pala dapat, sabi ko, ano po yung magiging role ng inyong first lady? Nako, eto na, lumabas na sa bibig niya. Ang sabi niya sa akin, ang magiging role daw ni first lady is yung, kasi lawyer siya, eto tulungan daw yung mga nakakulong sa kulungan na matagal na, na yung iba tumanda na, na may mga sakit na, na mapalaya sila, na mabigyan sila ng tamang trato. Kasi yung iba daw, sabi ni, sa galing, mismo galing kay pinakamamahal nating PBBM, na yung iba doon hindi naman talaga nakagawa ng kasalanan dahil sa injustice, eh yun daw yung tututukan ng ating first lady. Nako, tinukoy niya na, first lady. Ito, sinasabi, yun daw magiging trabaho ni First Lady. Okay? Ipagtanggol yung mga, ano, kasi since abogado nga, ipagtanggol yung mga matatagal nang nakakulong na wala naman talagang kasalanan o ganito, di ba? Tapos, ito, pakinggan ninyo. Tingnan ninyo yung analogy kung bakit dyan lumalabas na ako sinitinutukoy niyang ahas. Naku po, hindi maganda yan, ha? Dapat sagutin talaga ito. Dapat sagutin. Time na yon, sabi ni PBBM. So, napakaganda ng kanyang plano, di ba? So, I hope matupad yung mga ganong eksenang, mga ganong ano, mga ganong plano ni PBBM. Eh, bakit inuuna si Delima? Dahil ano siya? Naku, patay. Special? Ano special? Yun lang naman na sa akin. My God, unahin na. Special saba, ganon? Special turon? Hindi, may mga ganon na. Special turon, special saba. Ng mga nakakulong doon sa mga nakapaligid kay BBBM, nakapaligid, 'di ba? So kaya yung ano, yung babaeng ahas na nagbibigay ng mga dokumento kay Taning Picon, sana yung tutukan ninyo yung para talaga sa Pilipino. Naku po. Hindi yung parang si Dilima paunahin nyo, Jotang Jirina, eh may gulay, kailangan ko ba explain yun? Diba? Ang ganda-ganda ng sunglasses ko. So, ito pa, isa pang paratang to, ha? Inuuna daw si Dilima. Oh, akala ko ba, galit tayo sa dilawan. Yun ang sinasabi ni, ano, ni Maharlika. Tapos ngayon, inuuna niyo si Dilima. Like it. It's Dolce. Dolce and Gabbana. Mamaya sasayaw kami. 4 o'clock. Wag na. Merong, dance. Kasi ano oras na ba? So 3:07, you know, pag nag-cruise ka, lagi dito sa carnival, sinasalubong ka ng mga sayawan, chuchong ganyan. I'm very passionate. Passionate naman talaga ang lola ninyo, eh. Pero you know what? Nasimulan ko na tong laban na to. Don't think aatras ako mga palangga. Ako hindi daw siya. Never ako umatras sa laban. Exciting to, palakpakan. Kailangan na nito ng battle! Oh, battle by YouTubers o battle of YouTubers, ha? May sinuong ko lahat ng laban. Oo. Kahit anong laban, para mabuhay ng tama. Mabuhay ng bonggang bong. Meron pa siyang sasabihin dito, antay kayo, sa huli, eh, malupit. Oo. Diba? Nakakaloka lang. Ngayon, na-alarma kayo ngayon. Dahil may mga lumalabas yata sa media. I'm not sure kung tama, ah. May nag-send sa akin na pinipick up na yata ng media ang babaeng ahas. At yung pagkakahati-hati ng mga vloggers for PBBM. Naku. Diba? It's true. Eh, bakit nyo hinayaan mangyari ito? Naku, hinayaan ng mga Marcos daw man mangyari ito. Bakit nyo ginamit si Taning Picon, ikaw babaeng ahas, na manira ng manira? Tapos babalik ta rin nyo
na kami ay nasa payroll. Excuse me, maglabas kayo yun ng ebidensya kung may pay, nasa payroll. Oh, thinking Pinoy, di ba ikaw nagsabi niyan, ikaw nagparinig na may allowance. Maglabas ka daw ng ebidensya, hindi puro haka-haka, hindi puro dal-dal. Kasi kung wala kang ebidensya, yan pa naman ang pinagmamalaki ng mga followers mong uto-uto. Na pinagmamalaki nila na ikaw daw ay may ebidensya pag ikaw ay nagpresenta ng vlog. Oh. Asan ang ebidensya mo na may allowance tong mga animal na... Ah, ito mga animal. Sorry. Ito mga vloggers na ito. Ha? Asan ang ebidensya mo na may allowance to? Eh kung wala, eh isa ka palang marites. Wala ka pala. Puro ka lang kwentong bururot. Puro ka lang pala daldal. Wala ka palang ebidensya. Asan ang allowance? Sige, saan nga? Pakita ka nga ng allowance na sinasabi mo at pinansyer. Puro ka parinig ng ganyan. Wala ka naman palang ebidensya. Eh, ang laro nyo, dilawan eh. Oh, dilawan diba? Daw kayo. Oh, ikaw daw, dilawan. Ang weting, lahat na dilawan ha. Ba't tinanalin dilaw? Kung lahat kayo dilawan, bakit tinanalin dilaw? Ba't ganon? Ganyan ang mga laro yung dilawan, wala pala kayong pinagkaiba eh. Oh. Payroll, yung mga sinasabi mga vlogger, yung mga vloggers na inulanan, ininitan noong panahon ni PBBM. Ito mga palangga, magkalinawan tayo. Ito, matindi itong sasabihin niya, nako! Abangan nyo! Na-meet ko sa HQ. Oh, na-meet ano ba trato sa kanila? Nako! Naiyak na ako eh. Alam nila ka Coach Jarrett yan, nila Jan Sangkay. Ano daw ang trato sa kanila? Yung mga vloggers ni Marcos sa HQ. Ito, binubuking na ni ano ha? Ito, pwede nating masabing maaring totoo dahil person information. Siya mismo nagpunta daw sa HQ at nakita niya yung treatment sa mga vloggers. Ano daw ba yung treatment na yon? You know, bakit ganito trato sa inyo? Oh. Na mga staff ni BBM. Bakit daw ganun ang trato sa inyo? Sa madaling salita, in other words, minaltrato kayo. Na mga stop daw ni PBBM. I feel so sad. Umuwi ako doon first time. Mukhang kawawa yung mga vloggers doon. Oh, mukha daw kawawa. Mukha daw palamunin. Mga ganun. Eh, something like that ha. Kasi na para daw kayong ano, kayong mga totoo ba yan? Hindi, alam mo, ang magpapatunay din yan, aside kay Maharlika, yung mga vloggers na nandun tumatambay sa HQ. Ano ba ang treatment sa inyo ng mga Marcoses? Oh, umamin lang kayo kung talagang para sa bayan kayo. Tinrato ba kayo ng tama o hindi? Yun lang naman eh, tama o hindi. Hindi naman kailangan special treatment, pero tratuhin yung tao. Oh, tinrato ba daw kayo ng tao o hindi? Sabi ni Marlika, hindi daw. Oh, totoo ba yan? Oh, kayo mga vlogger ni Marcos, sige, salta kayo, huwag kayong magma-tay-tay-mig dyan. Tapang-tapangan kayo, pero pagka ganito ng gulo, ayaw nyo na makiano. Ipagtanggol nyo sino yung tama. Oh, ngayon, paano hindi mag-ano ng emosyon yan? Minsan nga isipin mo na, siguro mabuti pa maging dilawan, ano? Oh. Kasi tignan nyo mga dilawan. Yung mga nagtatanggol sa kanila. Ano yung? I don't know, hindi ko alam, may nag-aaway-aaway ba? Solid yung kanilang ano, yung kanilang pakikipaglaban sa kasinungalingan. Oh. well, siguro dahil... So sila pa pala may unity, ganun. Sinasabi ni Marlika na magagalit na naman kay sa akin. Sabi niyo, may dilawan ka ba na? Bay? Si Marlika nagsabi na itong mga dilawan na vlogger, mas united pa kaysa sa inyo. So asan talaga yung unity nyo? Isa? Wala. Wala na yung salita na yun. Dependent ako. Hindi, kumbaga, hindi ako natuturuan. Hindi ako kiss ass. At ganun din yung mga vloggers. Kaya siguro ganun talaga. Pero ang sa akin lang, my God, it's not for me. Alam to ng mga vloggers dahil nandiyan dyan ako sa Pilipinas. Pasalamatan man lang kayo. Dako. Hindi na ako eh, dahil di man ako nakatara sa Pilipinas. Although pwede akong pumunta dyan pag nag-party tayo. I love party. Ay, nako madam! Your president loves party also. So, mag-party-party na kayo. Diba? Pasalamatan man lang kayo. I-recognize kayo ng vonggang-vongga. Hindi yung tinapo na lang kayo na parang basaan dahil tapos na kayong pakinabangan. Naku po! Oh, sa madaling salita, manggagamit. Abay, para kilala ko yan. Patagal ko na sinasabi sa inyo ito eh. Manggagamit, diba? Ayaw nyong maniwala sa akin. Ayaw nyong maniwala sa akin na manggagamit. Sinabi ko na yan before, noon-noon pa.
nagpapahiwatig na ako sa inyo. Ngayon, yung mismong kasamahan ninyo na nagsasabing ginamit lang itong mga vlogger, ayaw nyo pa rin maniwala. Alam mo, ito lang ah. Dito tayo magtatapos, okay? Sa sinabi ni Maharlikang manggagamit. Alam nyo, simple lang ho ito. Feeling ko ganito ang nangyari. Kasi ganito rin yung nangyari nung una, nung panahon ni Pangulong Duterte. Nangampanya mga vlogger sa kanya. Hindi kami magkakakilala nun. Ang kakilala ko lang noon at that time, syempre ako, ang Mocha Girl, si Mocha Uson, ang Cinemotion na grupo, at ang grupo nila Jimmy Bondo. Kasi kami yung lagi nagkakasama sa events. Nung pumasok na, at eventually naging PCOO si Mocha, kinausap niya ho ang Malacanang at sinabi niyang bigyan natin ng importansya yung mga vloggers. Kaya nga ho nagkaroon ng mga gathering sa Malacanang na kung saan nandun si Pangulong Duterte, kung saan nagdun nga nagbida-bida yung isang vlogger na feeling siya isang kataas-taas ang vlogger kaya kailangan katabi siya ni Pangulong Duterte. Totoo yan. Pero nagbigay ng importansya o kaya nga nagkaroon ng mga Christmas party para sa mga vloggers na ito kasi binigyan ng importansya ng ating Pangulong Duterte. Ngayon, ganito ang nangyayari. Feeling ko ha, eto mga vloggers ni Marcos na talagang naghirap, yung talagang pumunta sa kampanya, naitsipwera. Bakit? Pumasok ho itong inggiterong vloggers na gusto niya kataas-taasan siya. At gusto niya, siya lang ang nakakalapit. At gusto niya, siya ang may say sa lahat. In other words, gusto niya siyang lider-lideran. Alam nyo, bakit ko alam yan? Kasi ginawa niya na yan kay Pangulong Duterte noon. Ang pinagkaiba lang, ibang klase si Pangulong Duterte. Hindi ho madaling masway yan. Hindi ho madaling makumbinsi yan. Hindi ho yan madaling, in other words, strong ho ang personality ni Pangulong Duterte. Hindi ho nisunod-sunuran. Makikinig sa'yo yan, pero siya ang titimbang kung ano ang tama at mali. At the same time, marunong yan makitungo sa lahat ng tao. Kilala niya kung sino talaga ang tunay na kaibigan at tunay na nanggagamit lang. Kaya yung vlogger na yan, hindi nakalapit. Pansinin nyo, nagpipilit siya noon eh. Walang nangyari. Kaya nga eventually, bandang dulo nilaglag niya si Pangulong Duterte. Ngayon, nakaporma siya dito sa mga Marcos. Natanggal niya yung mga malalapit na vlogger. Maniwala kayo, hindi ho sila sangkay, hindi ho sila jaret. Ito, seryosong bagay na ito. May mga nauna pang close na ngayon, hindi mo na siya makita. May mga close pa. Hindi ko na lang papangalanan o sino. Mas close pa at talagang kaibigan ng mga Marcoses noong una. Tapos eventually, napalitan niya. Siya na nakaporma. Nung nakaporma siya, at ito ha, ito picture. Nung nalaman na gusto magpa-credit nitong mga tinatawag niyang baby vlogger at ang tumutulong sa kanila eh si Attorney Trixie Cruz Angeles. Di umano. Sinirahan na sinirahan ito ngayon. Itong sip-sip na vlogger. At dahil sanay nga na manggamit, ito nangyari. Naitsapwera na ngayon yung mga quote-unquote original vloggers ni Marcos. Pati yung tumutulong sa kanila na Chugi. Are you seeing the bigger picture now? I'm not saying everything Maharlika and the other vlogger is saying is true. Pero basahin nyo ng matindi ang nangyayari. And this is not Marites. Ito ho ay mahalagang mahalaga kasi ito'y kung papaano pinatatakbo ang gobyerno ngayon. President Marcos, if you're listening, I hope you are listening. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Listen to your people. Listen to your true vloggers.